Hello mga Kinspart! Kamusta kayo? Welcome back to my channel at sa vlog natin ngayon mga Kinspart ay pag-uusapan po natin ng 5 tips para hindi umayaw sa'yo ang lalaki. At kung handa na po kayong lahat mga Kinspart ay mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang tips para hindi umayaw sa'yo ang lalaki is, baguhin mo na agad ang mga bagay na ayaw niya sa'yo. Opo mga Kinspart, baguhin mo na agad hanggat may pagkakataon pa, hanggat may panahon pa, upang hindi siya mapuno at hindi dumating ang pagkakataon na sabihin niya sa kanyang sarili at sabihin niya sa'yo na ayaw niya na, na ayaw niya na sa'yo. Kinspart, hanggat may pagkakataon pa, na nandyan pa siya, na okay pa kayo, na hindi pa siya napupuno, na hindi pa siya sobrang nabubwisit sa mga bagay na ayaw niya sa'yo. Tulad na lang ng ugali mo kay Inspire na palagi mo pa rin ginagawa. Dahilan kung bakit kayo lagi nagtatalo. Dahilan kung bakit lagi kayo nag-aaway. Dahil sa mga bagay na ayaw niya sa'yo, na ayaw mo pa rin tanggalin sa sarili mo, huwag kayong maging masyadong matigas kay Inspire. Kung gusto mo na tumagal kayo ng karelasyon mo at maging masaya kayo at hindi kayo palagi mag-aaway, yung mga bagay na ayaw niya sa'yo, ay huwag mong pagmatigasin sa loob mo. Baguhin mo na ngayon. Kung gusto mo, nagbumagal kayo at hindi ka iwan at ipagpalit ng isang lalaki kay Inspire. Sapagkat lahat naman tayo kay Inspire. Kahit ikaw, kahit ako, may mga gusto at ayaw tayo sa isang relasyon at sa isang tao. Kailangan magbigayan, mag-usap sa mga gusto at ayaw. At kapag ayaw niya ng ugali mo, syempre yung mga ayaw niya sa'yo, sigurado ako na hindi maganda yun. Tulad ng pagbabunga nga, lakpatsera, magastos, chismosa, at kung ano-ano pa mga bagay na ayaw niya sa'yo, na pinapabago niya sa'yo, o pinapatanggal niya na sa'yo, na ayaw mo pa rin tanggalin, baguhin mo na kay Inspire upang hindi dumating ang pagkakataon na magsawa siya sa'yo, at talagang sumabog siya sa galit sa'yo, dahil patuloy mo pa rin ginagawa ang sinasabi niya sa'yo, tanggalin mo na. Ngayon pa lang, baguhin mo na, upang hindi mahuli ang lahat, at hindi dumating ang pagkakataon na sabihin niya sa kanyang utak at sarili na ayaw niya na. Yes, mga Kinspire, yan ang unang tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay hindi umayaw sa iyo, Kinspire. At ang pangalawang tips, mga Kinspire, para hindi umayaw sa iyo ang lalaki is, huwag kang palaging dumepende lang sa kanya. Opo, mga Kinspire, kailangan ang isang babae, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, ay maging independent din. Kahit may asawa ka na, kahit sabihin natin may trabaho yung asawa o boyfriend mo, sabihin natin may kaya sa buhay, may pera siya, huwag mong idepende ang lahat sa kanya. Sapagkat sabihin natin sa umpisa, magpapakitang gilas yan. Gugustuhin niya na siya munang lahat. Pati sa date niyo, siya ang gagastos. Pati sa lahat-lahat, siya. Pero kay Inspire, habang buhay ba na ganyan? Lahat nagbabago. Maraming nawawala. Pati ang trabaho, pati ang magandang kita. Eh paano na lang kapag nasanay ka? Na dumidepende lang sa kanya. Darating ang panahon, mabubuisit yan. Maiinis yan kay Inspire. Makakahalata yan. Makakaramdam yan. Na palagi ka nalang dumidepende sa kanya. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng kailangan mo. Sa lahat ng gusto mo pati. Kay Inspire, huwag ganun. Upang ang lalaki ay matuwa sa'yo at hindi dumating ang pagkakataon na makaramdam siya at sabihin niya sa kanyang sarili na ayaw niya na. Dahil lahat na lang ay dinidepende mo sa kanya. Real talk lang, may mga ganyang tao. May mga ganyang babae. Halos nagtitake advantage na yung iba. Lahat na lang inaas sa lalaki kay Inspire. Yung iba lang naman. Pero nakakatuwa sa panahon ngayon, nakikita ko na yung mga babae ay talaga namang nagkatrabaho na rin, nagsusumikap na rin, independent na rin, hindi na masyadong dependable, hindi na masyadong dumetebende sa partner nila o sa kung ano man. Yung iba nga, ang daming source of income, ang daming trabaho, rumalagari talaga, masipag talaga. Ganyan ang babae. Ganyan ang dapat na maging ugali ng babae sa panahon ngayon. Hindi na tayo sa dati. Noon ang babae sa bahay. Noon ang babae talaga nang hihintay lang sa mister nila, sa asawa nila. Pero hindi na ngayon kay Inspire. Lalo na sa tumataas ang inflation, ang mga gastusin. Pag nakita ng isang lalaki na maaasahan ka niya, pag nakita ng isang lalaki na tumutulong ka, na may concern ka sa kanya, sa paghihirap niya, sa pagtatrabaho niya, sa pera niya, ay mas lalo kanyang mamalit at hindi niya gugustuhin ayawan ka.
Pero kapag nakita niya sa pagdaan ng panahon na palagi ka nalang umaasa sa kanya, darating ang pagkakataong mag-iisip yan. Makakaramdam yan. Kung gustuhin niya, sabihin sa kanyang sarili, tama na, lahat na lang ha, ayoko na. Sa yung sa mga tips ka inspired para hindi ka ayawan ng partner mo. At ang pangatlong tips mga ka-inspired para hindi umayaw sa'yo ang lalaki is, matuto kang sumunod sa kanya at huwag maging matigas ang ulo. Opo mga ka-inspired, yun ang pangatlong tips ko sa inyo upang hindi dumating ang panahon na umayaw sa'yo ang isang lalaki. Maging masunurin ka, huwag maging matigas ang ulo mo. Isa yan sa pinakahinahanap, ginugusto at pinapangarap ng sino mang lalaki na makatagpo sila, magkaroon sila ng isang babaeng masunurin, submissive at hindi matigas ang ulo ka-inspired. Pero kapag naging ganyan ka, sa katagal ng panahon, lalo na nag-aaway na kayo dahil sa katigasan ng ulo mo, tinitiyak ko sa inyong lahat ka-inspired, darating ang panahon na baka maghanap yan ng iba. Dahil sa patuloy mong ginagawa yan, hindi ka masyadong sumusunod sa kanya, matigas ang ulo mo, gusto mo pa, ang mas matindi, ikaw lagi ang nasusunod, sapagkat maraming ganyan. Yung iba, ina-under na yung lalaki. Huwag naman masyado ka-inspired, magbigayan kayo. Matuto kang sumunod sa kanya at dapat matuto rin siyang sumunod sa iyo. Ganun dapat ka-inspired. Pero sa isang babae, lalong-lalo na, ay huwag maging matigas ang ulo. Lalong-lalo na, kapag wala namang masama sa pinag-uutos at sinasabi niya, matuto kang sumunod. Dahil kapag ikaw ay talaga namang matigas ang ulo mo, patuloy kang ganyan, ang isang lalaki talaga namang mag-iisip sa kanyang sarili. Na tama ba na niligawan ka niya? Oo, ka-inspired. Mag-iisip yan ng mga ganyan. Na tama ba na hanggang ngayon ikaw pa rin ang kapartner niya? Tama ba na ipagpatuloy pa ang relasyon ninyo? Kung ngayon pa lang ipinapakita mo na matigas ang ulo mo? Tama ba na gustuhin pa kita? Iisipin niya yan? Gusto mo ba na maisip niya yan? Delikado yan, baka iiwan ka niya. Delikado yan, baka ipagpalit ka niya sa iba. Delikado yan, baka lukuhin ka niya ka-inspired. O talaga namang hiwalayan ka niya. Kung ayaw mong mangyari yan, huwag kang maging ganyan sapagkat isa yun sa mga dahilan bakit nag-aaway ang magkarelasyon at naghihiwalay. Nagpapataasan, nagpapatigasan. Di malamang kung sinong dapat sundin. Huwag ganyan ka-inspired. Isa yun sa mga sikreto. Maging submissive ka. Sumunod ka sa lalaking mahal mo upang hindi dumating ang pagkakataon na sabihin niya sa kanyang sarili, ayoko na sa'yo o ayaw niya na sa'yo. At ang pang-apat na tips mga ka-inspired para hindi umayaw sa'yo ang lalaki is, huwag mong hayaan sa sarili mo na maging low value ka. Opo mga ka-inspired, yun ang pang-apat na tips ko sa inyo. Upang hindi dumating ang sandali na isipin ng lalaki na ayaw niya sa'yo, kailangan huwag mong hayaan sa sarili mo na maging low value ka na babae. Kaya ka nga niya niligawan, kaya ka nga niya minahal, talagang kaya ka niya ginusto, nilapitan, nakipagkilala sa'yo, kaya siya nakipag-relasyon sa'yo, dahil na-attract siya sa'yo, nagkaroon siya ng interest sa'yo, dahil may value ka. Kaya huwag mong hayaan na maging low value ka. Sapagkat ka-inspired, tinitiyak ko sa inyong lahat, kahit na sabihin niyang mahal ka niya, pero kung pababayaan mong sarili mo at hindi mo hahayaang manatili ang value nakita niya sa'yo at bababa pa ito, ay mag-iisip yan ka-inspired. Ang mga lalaki, kahit na mahal ka niya, ka-inspired, kung ikaw naman hindi mo ginagawa ang part mo sa sarili mo, yung iba dyan talaga namang nangangamoy na, o kaya naman nagpapabayan sa kanyang sarili, hindi na makapagsuklay ng buhok. Minsan hindi pa nagsisipilyo yung iba. Yung iba naman talaga namang, kala mo napabayaan na yung sarili. Real talk lang ka-inspired, dahil baka may mga ganyan na sa inyo. Gusto kong gisingin kayo, ayusin yung sarili nyo, mag-effort kayo. Huwag yung pabayaan ng sarili nyo ka-inspired. Lalong-lalo na ang kalusugan ninyo. Lalong-lalo na ang pati ng itsura nyo. Upang hindi bumaba ang tingin sa'yo ng partner mo. Upang manatili ang respeto niya sa'yo. At mas lalo ka pa niyang mahalin at pahalagahan. Dahil ikaw mismo, pinapahalagahan mo ang sarili mo. Bigyan ka niya ng value. Dahil ikaw mismo, binibigyan mo ng value ang sarili mo. Sa pamamagitan ng hindi ka nagpapabaya. Hindi mo hinahayaan na bumaba ang value mo. Sa halip, pinapanatili mo ito. Ang mas maganda, gumagawa ka pa ng paraan para mag-improve ka. Sa sarili mo, sa lahat sa'yo. At ang lalaki ay hindi nagugustuhin na ayawan ka at gugustuhin niya na manatili na lang sa'yo sapagkat tinutulungan mo ang sarili mo na maging high value at hindi maging low value ka-inspired. At ang panglimang tips mga ka-inspired para hindi umayaw sa'yo ang lalaki is,
maging loyal ka sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Opo, mga kasipad, yan ang panglimang tips ko sa inyo. At isa sa pinaka kailangan nyong gawin upang ang partner nyo ay patuloy kayong mahalin at hindi dumating ang pagkakataon at sandali na umayaw siya sa iyo. Hindi nyo gugustuhin na ka-inspired na talagang umayaw ang partner mo sa iyo dahil mahal mo siya. At kung talagang mahal mo siya, patunayan mo sa pamamagitan ng isang bagay din. Maging loyal ka sa kanya sa lahat ng pagkakataon, ka-inspired. Sa lahat ng pagkakataon, maging tapat ka. Huwag kang magsinungaling, huwag kang maglihim, huwag kang makipag-flirt sa iba, huwag kang lumandi sa iba, huwag kang gumawa ng masama, maging tapat ka sa kanya, ka-inspired. Alam nyo, ka-inspired, ang babae minsan, pag nagawa ng masama, naloko, marunong pa rin magpatawad. Pero ang lalaki, kapag yan sinira mo ang tiwala ng lalaki sa'yo, mahihirapan kang ibalik ang tiwala mo sa kanya, ang tiwala niya sa'yo, ka-inspired. Mahihirapan ka na patawarin kanya ulit sapagkat ang mga lalaki, ka-inspired, ay mapapride dyan. May ego yan. Ang sinasabi pa nga ng iba, marami daw babae sa mundo. Kaya mag-ingat ka, ka-inspired. Huwag mong sayangin ang tiwala na ibinibigay sa'yo ng partner mo. Kahit na sabihin natin nagsisinungaling ka, hindi ka naluloko pero nagsisinungaling ka, eh ayaw pa rin ng lalaki yung ka-inspired. Diyan niya pa rin sinusubok yan. Diyan niya pa rin tinitingnan kung dapat kanyang pagkatiwalaan. Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, sa malaking bagay, mapagkakatiwalaan ka rin sigurado. Patunayan mo sa kanya na loyal ka. Patunayan mo sa kanyang tapat ka sa lahat ng pagkakataon. At tinitiyak ko sa iyo, ipagmamalaki ka pa niya. Magiging pride ka niya at proud siya sa iyo, ka-inspired. At talaga namang hindi siya aayaw sa isang tulad mo. Dahil baka makatagpo pa siya ng babaeng hindi loyal someday kapag pinakawalan ka pa niya. Ngayon pa lang, patunayan mo sa kanya na may value ka dahil tapat ka at hindi ka dapat ayawan ng sino man, ka-inspired. Hindi ka niya dapat ayawan dahil may value ka, dahil tapat ka, totoo kang magmahal at ipatunayan mo sa kanya yan, ka-inspired. Dahil ang lalaki ay talaga namang mananatili sa'yo kung loyal ka. Okay, mga ka-inspired, shout out time na po tayo at maraming salamat, mga ka-inspired, sa pagtapos po ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pa-subscribe na po, mga ka-inspired, at click nyo na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat, mga ka-inspired. Mag-iingat po kayong lahat at muli, be inspired!